Hello mga guys, mayroon pa nga pala tayong tutorial lang ngayon kung paano mag-open line nitong smart bro na to. Yan guys, oh. Tinanggal ko yung SIM card niya kasi lalagyan ko to ng SIM card na unsupported niya, gaya ng TM at Globe. Ito guys, oh. Di maklaro. So, bubuksan ko muna, lalagyan ko muna ng SIM card. Yan guys, oh. Lalagyan ko ng SIM card na TM. So, meron nga pala ako ituturo sa inyo kung paano mo nyo malalaman kung version, anong version yan. Para so yan, naka on na to, maglilipat muna tayo ng connection, pupunta tayo dun sa kanyang gateway. So yan, punta muna tayo dito sa gateway niya na 192.168.1 yata o 8. Subukan muna natin to. Yan guys, naka-connect ako sa Smart Bro. So mag enter tayo sa gateway niya. Siya. Parang 1 siguro to. Yun. 1.1. Tapos magla-login tayo. Login. Yan. So yan. Yan yung makikita nyo guys, itong version na version 1 pa yan. Yan guys, oh. Kung version 12 yung gamit ay yung nakalagay sa inyo, version 12 o version 1 din. O gagawin nyo lang dito. Gagawin nyo lang dito guys. Log out muna kayo. Logout muna kayo tapos patayin nyo tong modem ay packet wifi na to. Yan. Yan. Pag nagawa nyo na yan guys, i-plug nyo tong USB. Yan, i-plug nyo tong USB. Mamaya na pag na-download nyo na tong file ani. Ito guys, oh. Smart Bro. Oh. I-extract nyo lang guys yung file na yan. Ito guys, oh. Tapos ang gagawin nyo, ito lang i-click nyo guys. Ito. At ito. Kung ang gamit nyong Windows eh 64-bit, nyari, punta kayo dito sa settings ng inyong laptop. Tingnan nyo kung anong operation yan.
64-bit ba yan o 32-bit. So yan ang akin guys, 64-bit yan. Yan nakikita nyo. Ang gagawin ko, ito lang i-install ko. Yan. Install. So yan, install driver success. Exit nyo na yan. At punta na kayo dito sa downloader. At dito sa SW downloader, i-click nyo lang yan. Yan, pag nakita nyo yan guys, i-click nyo lang tong file, open. Tapos hanapin nyo lang tong SW firmware. Yan guys, SW firmware. Click nyo lang yan. Click nyo lang to. Yan. Pag ayan na nakita nyo guys na nakacheck lahat. So pumunta na tayo dito sa packet wifi na to. I-plug mo muna tong USB at i-hold nyo yung power button nya. I-hold nyo. Tapos ang gawin nyo, ilagay nyo na yung battery nya. Ay, kaya pala hindi tumunog kasi wala pala na lagay dun sa PC. So yan, ulitin natin, hold power button, tapos battery. So yan, tumunog siya. At pindutin niyo yung ilaw na green dito. Tapos nag-firmware na siya, nag-upgrade na siya. Hintayin niyo lang guys. So ito yung logo na ito yung logo na lalabas sa kanya. Yan guys oh. Kung nakikita niyo. Yan. Dapat hindi siya mamamatay kasi para hindi siya masira. Kahit anong packet wifi guys, basta anong kung anong mga version niya, ganito lang gawin nyo guys. Ito lang ang solusyon kung paano mag open line. Pero sa mga globe, gumagana lang pala to sa smart bro na ganito ang forma. So ito yung logo na kanyang pag na-finish na siya, ito yung logo na naka-check. Okay na yung pag-upgrade nyo. I-okay nyo lang to. TX nyo lang to guys. Unplug nyo na to. Tapos patayin nyo. So, on natin. So yan guys, mapapansin nyo guys, wala na siyang display. So pag wala na yung display, ibig sabihin yan yung software na nalagay kulang pa. So ito yung nangyari guys oh. Window can access this. So para mangyari yan na mabuksan natin to, mag-login ulit tayo, Smart Bro na
smart bro din yung kanyang password. So ayan guys, naka-login na tayo. So i-skip nyo lang ito. Ayan. Skip nyo lang. Tapos punta kayo dito sa router. At punta kayo dito sa software upgrade. At i-browse nyo lang. Hanapin nyo lang dun sa desktop o saan nyo nalagay. Ito guys, oh. Nalagay ko dito sa desktop. So, i-click ko lang yan. At i-click ko lang yung file na to. Ito guys, oh. Ito. Yan. I-upgrade ko lang. Yan. Hintayin nyo lang yan guys. At ito guys, magkakaroon na to ng logo kasi upgrade na tayo. Bumalik na tayo dun sa software niya. Yan, hintayin nyo lang guys. So kung pagkatapos nito guys, pagkatapos nitong mag-upgrade ng firmware, meron ako ituturo din sa inyo na susunod na step nito para permanent open line na siya. Hintayin nyo lang guys. So yan, firmware success. Nag-reboot na siya guys. Meron na siyang logo. So hindi pa yan nagtatapos guys. Meron pa yan pang last step niya na open line. Yun, maglag-login na naman ulit tayo. So, yan na. Meron na siyang logo. Yan o, meron na siyang logo. At mag-login ulit tayo dito. Dito sa page na to. So ayan guys, nakalagay sa kanya PH net pin. So hindi pa to totally na upgrade ay na open line. Na upgrade lang natin siya. So yung password niya smart bro. Smart bro pa rin 'yan. Oh. Skip niyo lang 'yan guys. Tapos punta kayo dito sa internet at itong MEP settings, yan, click nyo lang yan guys. So yan, so yan na guys, nagpakita na siya. At punta kayo doon sa folder ng
pang open line natin. At hanapin nyo tong FXPR3L unlock code. Click nyo lang yan. Tapos i-copy nyo lang to. Yan, i-copy nyo lang yan guys. Yan. Dito nyo i-paste at pindutin nyo tong unlock. Yan. So yan, nag-reboot na naman siya. I-click nyo naman pala para kuan mag-restart siya. So yan, tinang natin. Sa pagbukas nito guys, open line na to siya. Yan. Pakita na siya. Dere. Teka, ulit ka na mo. Aka ka nakitaan. Badong mo. Kayo pa kayo rin. Mukaw. Mukaw di ay. Tama, glasok ko. Kuloy, kay ka na siya. Pakpakon ko. Iglisok na ko sa kilid. Silisok yun. Kahagok. Yun, guys. Nakalagay na sa kanya, Globe postpaid. Ibig sabihin, binasa na niya yung SIM card. Yan, open line na to guys. So, yun lang ang masishare ko guys. At, thanks for watching and subscribe my channel. Wow, sana all.